Nasyak at kinilabutan talaga mga Hapones, pati yung Haponesa, dahil sa ginawa ng bagitong Pinoy boxer sa kanilang pambato. Winasak niya kasi talaga ng gusto ang kanilang undefeated na boksingero. Sa sobrang galit ng Pinoy na ito sa mga Hapon na nagpatumba na mga kapwa niya Pinoy na boksingero, ay hindi niya binigyan ng pagkakataon ang Hapon na kanyang nakalaban. Bugbog sarado at gulpi di gulat ang inabot nito sa ating kababayan sa round 1 pa lamang. Hindi na talaga kinaya ng referee ang kalunos-lunos na sinapit ng kanyang kababayan, kaya napilitan na siyang itigil ang laban dahil sobrang lakas ng ating kababayan. 10 wins with 10 knockout ang nakakatakot na kartada ng ating kababayan. Sa sunod-sunod na pagkatalo ng mga Pinoy kontra sa mga Hapon na boksingero, ay tila ba naungusan na talaga tayo ng bansang Japan pagdating sa sport na palakasan. Unti-unti na nilang inubos ang ating mga pambato at bodega talaga ng mga Pinoy ang kanilang palaging punteryado. Down goes Astrolabio. Kaya dahil dito, sa sunod-sunod na pagkatalo ng mga Pilipinong boksingero, ay may isang Pinoy na boksingero ang nanggigil talaga ng husto sa Hapon na nakalaban ito. Round 1 lang ang inabot ng Hapon na nakalaban dahil winasak siya ng husto ng ating kababayan. Si Michael J. Kasama, o mas kilala bilang Michael Kasama, ay isang bagitong Pinoy na boksingero. Katulad ng ibang nangarap na boksingero, ay nagmula rin talaga sa hirap ang ating pambato. Pagsasaka ang tanging pangunahing hanap buhay ng kanyang pamilya, kaya maagang nabatak ang katawan ng ating bida. Subsob sa kakatrabaho at sobrang sipag mag-insayo, yan ang naging daily routine ng ating boksingero. Kaya naman dahil dito, naging napakaganda ng record nito. 10 wins with 10 knockout na may dalawang talo, 100% knockout power ratio ang kartada ng ating pambato. Katulad ng ating pambansang Kamao, ay nagmula rin sa General Santos City ang ating pambato. Bata pa lamang ay lumalaban na siya sa mga piyesta-piyesta at baryo-baryo, kaya naging napakatigas na boksingero ang ating pambato. Araw ng Huwebes, March 9 taong 2023, sa Norola, Cotabato del Sur, naganap ang isa sa pinakamalaking laban ni Michael Kasama. Haharapin niya rito si Ryan Reponteras ng Agusan del Sur. Paglalabanan nila ang kampiyonato ng Philippine Boxing Federation Super Bantamweight Division. Matigas rin talaga ang naging kalaban ng ating boksingero, pero sa loob lamang ng 7 round ay nagwagi ang ating pambato sa pamamagitan ng TKO dahil umayaw na po ang nakalaban nito. Araw naman ng Sabado, February 29 taong 2020, sa Lagao Gym, General Santos City, ay nakalaban niya ang isa sa pinakamalakas na boksingero ng Pilipinas. Si Jerry Pabilla ng Cotabato del Norte ay sobrang lakas daw na boksingero, pero round 2 lang pala ang itatagal niya sa ating pambato. Round number 1, maingat ka agad dito si Michael Kasama. Piling-pili ang mga suntok na pinapakawalan niya. Michael Kasama and Jerry Pabilla. Yung unang laban po natin, nanalo si RV. This is time kaya. Sino ang mananalo? Sandman Boxing Redemption main event for this card is Romero Duno. So, if it's on Facebook, so we have a scheduled release of all the boxing fight umaga at gabi. Pero kung gusto niyo na talaga at tat na kayo, ayaw niyo mahintay, sa YouTube, bulk ko po, bulk upload. So lahat nandun yan, magkakasunod natin ina-upload. So try para laging updated tuwing upload ko ng videos ko. So kung nasa 126, this is super. Oh, this is a featherweight. Kadivision ito ni ano ni Mark Magnifico. Pero ang po siya.
Uy, ganda ng upper, ang ganda ng bitaw. And those combination will hurt the opponent. And I think it's actually hurting the opponent. Upper. Yan na, tumama. Uy, lakas! Uy! Nasusubukan ang undefeated record. Sa sobrang bigat at lakas ng kamao ni Kabayan ay nabasag agad ang bungo ng kalaban sa round 1 pa lamang. Goan. Tinignan na po siya ng doktor. Na, tumapang 10 seconds. Pabilia slugging it out here. Wow, ganda. Sluggers. Uy, good na lang, naawat. Sa pag-uumpisa ng round 2, hindi na kayang lumaban ang kalaban. Wasak na ang bungo nito at dineklar ang panalo na ang ating kababayan. Michael Nito lang araw ng Sabado, July 6, taong 2024, sa Korakuen Hall, Tokyo, Japan, ay nabigyan ng pagkakataon na lumaban ang ating kababayan. Haharapin niya rito si Kota Koneko ng bansang Japan sa Featherweight Division. Superstar ang boksingerong ito at wala pang talo. Inakala ng Hapon na easy fight lang ang ating pambato dahil undefeated po ang Hapon na kalaban. 5 panalo, 4 sa pamamagitan ng KO at walang talo ang kartada nito. Rising star sana na boksingero ang Hapon na ito, pero kinawawa siya at pinanggigilan ng husto. Round 1 lang ang itinagal sa ating pambato. まさに飛び出していたマイケル・カズマ右の右右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 
こちらですね、左のフックが入りまして、やはり膝が少し崩れるようなそんな形ですか。テンプルですよね。ガードを上げていたんですよ。そのなったからテンプルにもらった感じですね。右のテンプルに当たりまして、テンプルに当たるとやはりバランス感覚を崩すんでしょうか。テンプルはとても足力がアホは来るんですけど、テンプルもね、当たりどころによってはやっぱああいう風に。Si Michael J. kasama ay may talento at isa sa sumisikat na Pilipinong boksingero na balang araw ay magiging world champion din natin ito. Hindi tumigil sa pangarap kahit na napakahirap, tuloy-tuloy lang sa pagsusumikap at dasal sa ating Diyos na dakila sa lahat, dahil balang araw ay matutupad rin natin ang lahat ng ating mga pinapangarap. Amen.